Ayan, isang mapagpalang araw po ng Martes. Hallelujah! Good morning, Lord! No? Pwede po bang batiin natin ang ating Panginoon? Good morning, Lord! Thank you for giving us this brand new day! Salamat, Panginoon! Woo, hallelujah! Hallelujah! Maraming maraming salamat sa Diyos na tayo po'y nariritong muli sa DM Pod. Sino po yung inaabangan ng bawat umaga? Ayan, na siya po ay matagpuan niya ang kanyang sarili, ano, pagbangon pa lamang. Po ay naririto. Agad sa ating Diyos. Praise God, praise God. So, ngayon po ay ika-379, no? Karapat dapat po na ang Diyos ay palakpakan po natin. 379 na araw na atin pong pagsasalo-salo sa atin pong pagkaing espiritual, no, ang breakfast po natin, no, bago po tayo. Sino po yung nag-breakfast na? Physical, no, physical na breakfast, pagkain. Parang wala pa eh, no? So, sabay-sabay po muna tayong mag-almusal ng ayudang espiritual tuwing umaga. 379 na araw, gising-gising na po. Gisingin nyo na ang inyong mga katawang panlupa. Kung yan ay inaantok pa, ayan, i-shake po natin ang ating mga kamay. Ganito daw po, oh. Ayan, napanood ko yan eh. Ayan, para daw po tayo ay dumaloy ang ating dugo ng magising po ang ating mga dugo. Hallelujah! Thank you, Lord. Ihampas-hampas daw po ang mga kamay na yan. Ayan, upang yung mga dugo natin ay gumising at ihanda sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. No? Kunyari, may pinupush daw po ganyan. Yan, yan. Sige po, yan. O, di ba, may exercise pa tayo ngayon. O, sino po ang nagising? Babasahin ko po yung Salmo chapter 57, mga kapatid. Ito po isa sa ating mga devotion para sa araw na ito, March 29. 2022. Ay, nako, dalawang araw na lamang. Papasok na po ang buwan ng Abril at matatapos na po ang unang quarter, no, ng 2022. Ay, napakabilis. Hindi natin mamalayan po. Ay, Pasko na. Ayun, sobrang bilis po talaga ng araw. Pinabibilis na po ni Lord, no? Pinabibilis na po ng ating Panginoon ang ikot ng mundo. Parang gabi lang eh, maya-maya gigising na po tayo. Di po ba? Ayan, sa Salmo chapter 57, sabayan niyo po ako na basahin o makinig po kayo, mga kapatid. Sa verse 1 po, O Diyos, maawa kayo sa akin dahil sa inyo ako nanganganlong. Katulad ng sisiw na sumisilong sa ilalim ng pakpak ng inahing manok. Sisilong ako sa inyo hanggang sa wala ng kapahamakan. Ang sarap po, no? Na tayo po ay sa Diyos po tayo sisilong, sa Kanya po tayo manganlong, ano, lalong-lalo na po kapag tayo po'y dumaranas, no, ng mga kabigatan at pagsubok sa ating buhay. In verse 2, tumatawag ako sa inyo, kataas-taasang Diyos, sa inyo na nagsasagawa ng layunin sa aking buhay. No, tumawag po tayo sa Panginoon tuwing umaga, pagising pa lamang po, no, mag-thank you na tayo kay Lord. Verse 3, mula sa langit ay magpapadala kayo ng tulong upang ako'y iligtas. Ilalagay nyo sa kahiyan ang mga kaaway ko. Ipapakita nyo ang inyong pag-ibig at katapatan sa akin. Verse 4, napapaligiran ako ng mga kaaway. Parang mga liyong handang lumapa ng tao. Ang mga ngipin nila'y parang sibat at pana. Mga dilay kasintalim ng espada. Verse 5, O Diyos, ipakita niyo ang inyong kapangyarihan sa kalangitan at sa buong mundo. Verse 6, nabagabag ako dahil naglagay ng bitag ang aking mga kaaway. Naghukay rin sila sa aking dadaanan, ngunit sila rin ang nahulog dito. Verse 7, O Diyos, lubos akong nagtitiwala sa inyo. Aawit ako ng mga papuri para sa inyo. Amen. Verse 8, gigising ako ng maaga at ihahanda ko ang aking sarili
at ang aking instrumentong may mga kwerdas para magpuri sa inyo. Yan po mga taga DM Pad, gumigising po ng maaga. Iahanda ang sarili. No, praise God at aawit. Amen. Para sa Panginoon. Verse 9, Panginoon, pupurihin ko kayo sa gitna ng mga mamamayan at sa gitna ng mga bansa, ikaw ay aking aawitan. Verse 10, dahil ang pag-ibig nyo at katapatan ay hindi mapantayan at lampas pa sa kalangitan. Hallelujah! Verse 11, O Diyos, ipakita nyo ang inyong kapangyarihan sa buong kalangitan at sa buong mundo. Hallelujah! Sumigaw po tayo ng praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan po mga taga DF Pad, gumigising po ng maaga. Marami po ay tulog pa ngayon, no? Karamihan po kasi mula nung nag-pandemic ay mga napupuya tapos tinatanghali po ng gising. No, yan po yung nabago eh kasi nga po mga nasa bahay. Pero ito po yung naging battle po ng bawat isa sa atin eh. Lalabanan mo talaga, no? Talagang uutusan mo po yung katawan mo, gumising ka na, bumangon ka na, kunin mo na yung gadget, yung cellphone mo, buksan mo na, mag-join ka na sa DM Pad. Diba? Praise the Lord! Ayan, napakasarap po kasi talagang magpuri sa Panginoon. Sino po ang magsasabi ng amen? Amen. Amen. Masarap po talaga. Na sa bawat araw ay unahin po natin ang Panginoon na siya po ay pasalamatan natin. Amen. Narinig niyo po yung awit kanina, yung pintig ng puso. Yes, no? Po. Yung pintig ng puso. Sabi po doon, parang alon sa dagat, ikay dumating, no? Parang alon sa dagat, ako'y iyong dalhin. Magpapatianod, no? Kami ay iihatid. Ikaw lang ang may alam ng landasin. Kung meron man pong nakakaalam ng landasin natin sa buhay po natin, walang iba kundi ang Diyos na lumikha po ng buhay natin. Amen? Amen. Sige po, awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. At hayaan po natin sa umaga pong ito, ilaan po natin mga kapatid, mag-concentrate po tayo. Para sa Diyos po ang oras na ito. Alisin niyo po, no, yung mga distractions sa inyong paligid. Kung maaari po, pumunta kayo sa lugar na wala pong gagambala sa inyo. Sapagkat itong oras na ito ay para sa ating Panginoon. Amen. Sige po, awitin po natin. Pwede po kayong mag-unmute. Sabayan niyo po ako. No, sabay-sabay po tayo. Mag-unmute po tayo, mga kapatid. Sige po, hallelujah. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapakitin. Ito lang ang may alam. Kaulang ang may alam. Magpapatiamod kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam. Itong landasin kami akayin. Kami akayin at iyong dalhin. At iyong dalhin hanggang marating. Nang pintig ng iyong puso,
na nagsasabi, ikay manatiling sa aking hiling, at iyong dinggin, ako'y mahalin, ako'y mahalin, at laging sundin, nasasambahin, asasambahin, kami akatin, iyong dalhin, hanggang marating, hanggang marating, hanggang ang tintig ng iyong puso na nagsasabi, ay manatili sa akin, at iyong tintig ako'y mahalin. At laging sundin, at laging sundin, at sasambahin, at sasambahin. Hindi mapapagod, hindi mapapagod ang pusong ito. Ito siya nga po, Panginoon, na awitan ka at mahalin. Hindi magsasawa. Hindi magsasawang ika'y sambahin. Bawat sandali, bawat sandali, papuri ko'y himigin, papuri ko'y himigin. Hindi magsasawa, hindi magsasawa ang puso mo ito. Awitan ka at mahalin. Siya nga po, Panginoon, hindi magsasawa, isambahin. Bawat sandali, bawat sandali, papuri ko'y hihiligin. Hallelujah. Ulay nga po, Panginoon, na hindi po kami magsasawa. Hindi po kami titigil, Panginoon. Ito po ang ninanais gawin ng aming buhay, Lord, habang kami may hininga. Habang kami binibigyan mo pa ng pagkakataong mabuhay. Nais namin na ikaw ay aming sambahin. Nais namin na ikaw po ay aming pasalamatan, papurihan. Tunay na napakabuti mo, Lord. Kailanman ay hindi ka po nagkulang sa amin. Salamat sa bawat araw na pagpapaalala sa amin, Panginoon, na nararapat lamang na unahin ka po namin sa aming buhay. Salamat, inaakay mo kami sa landas, Panginoon, ng iyong katwiran at kabanalan. So, umagang ito, Lord, naririto po ang 27 na anak mo dito po sa DM Pan. Lubos ang aming pagpapakumbaba, Panginoon, at paniniklohod ng aming mga puso sa lahat ng aming mga gawang mali at kalikuan, ang mga kasalanan na aming pong mga nagawa, Panginoon, ang mga pagkukulang at mga kalabisan namin, Panginoon, mga kasalanang sinasadya at hindi namin sinasadya, Lord, na siyang magiging hadlang upang hindi ka po makakilos sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Humihingi po kami ng tawad. Pinagsisisihan ang lahat ng aming mga kalikuang nagawa. Patawarin niyo po kami
at pakalinisin niyo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Tunay na ikaw lamang ang daan. Ikaw ang katotohanan. Ikaw ang buhay. At wala pong makaparoroon sa Diyos amang makapangyarihan, kundi sa pamamagitan mo lamang. Sa dugo mo lamang na itinigis mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po ng marami. At sinabi mo sa 1 John 1:9 na kung ipapahayag po ng aming labi ang aming mga kasalanan, ikaw ang Diyos na tapat at banal na kami po ililinisin mo at patatawarin mo, yes, sa lahat, Lord, po ng aming kalikuan. Yes, Lord. Lord, katulad po ng aming binasa sa Salmo chapter 57, mas higit pa at mataas pa sa kalangitan ng pag-ibig mo sa amin sa kabila ng lahat, Panginoon. Maraming salamat at inaangkin po namin na kami po ay lubos na nakatamo ng kapatawaran, Panginoon. Maraming po salamat. Thank you, Lord. Sa pagbibigay sa amin ng panibagong pagkakataon, Lord. At inaanyahan namin ang iyong banal na Santong Espiritu na siyang kumilos sa aming mga buhay. At ang kapahayagan mo ngayong umaga, Panginoon, na ipapahatid sa pamamagitan po ng iyong lingkod sa buhay po ni Sister Buddy Aurelia na siyang gagamitin mo. Amin pong idinadalangin, Panginoon, Lord, ang anointing mo ay manatili sa kanyang buhay. Maging siya man ay nagpapahayag o hindi nagpapahayag, Lord. Keep your anointing on her, O God, in the name of Jesus. At lubos, Panginoon, na maipahayag ang iyong salita ng buong pagmamahal, Panginoon, upang, Lord, ang lahat po ng makikinig ay nanamnamin, Panginoon, ang iyong salita. At may isa sa pamuhay namin, Lord, may i-apply namin ang bawat mapapakinggan po namin na instructions mo, nakapahayagan mo, Panginoon, para sa aming lahat. At sa lahat po nang naririto ngayon, Lord, sa Zoom, patuloy na ihanda mo po ang aming puso, maging matabang lupa ang aming puso, at patuloy kami lalago, Panginoon. Hindi po kami mananatiling bansot na Kristiyano. Bagkos kami, Panginoon, ay mag-grow at magagamit ang aming buhay upang ikaw ay aming pong mapaglingkuran. Maraming pong salamat, at habang kami nakikinig, pakabalutan mo po ang aming buhay ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus. Walang gawa at tangka ng kaaway sa buhay ng bawat isa ang makakapenetrate kasama ang bawat miyembro ng aming buong sambahayan, Panginoon. Pinababalutan po namin at panaseselyuhan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. I-bless mo po ang mga internet connections, maging ang mga gadget na ginagamit upang kami, Panginoon, ay maka-attend dito po sa DMPad. Maraming pong salamat. Tanggapin mo po, O Diyos, ang pinakamataas na karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan. Para lamang po sa inyo. We love you, God the Father, God the Son, our Lord Jesus, and God the Holy Spirit. We love you, we love you, we love you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. God, malakas na palakpak para sa Diyos na nagmamahal sa atin. Yes, Lord. Sa kalangitan, ano, grabe po yung pag-ibig ng Panginoon. God is good. Grabe. All the time. Grabe po talaga, no? Ang pag-ibig ng Diyos para po sa ating lahat. Muli po, binabati ko po ang bawat kapatid natin dito sa DM Pad. Kamusta po kayo? At mayroon po akong nakikita. I don't know kung siya po ay dati na nating kasamahan. Nasa gadget po siya ng Oppo A3S. Yan. Good morning sa iyo, kapatid. Ayan. Praise God. At muli po, may mga kapatid tayo na muling nakabalik po, ano, dito po sa gawain ng Panginoon sa DM Pad. Praise the Lord. Sige po. Handang-handa na po ba ang lahat? Sapagkat ang atin pong speaker ngayong umaga ay handang-handa na.
at magandang-maganda. Praise God. Sige, papalakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ni Sister Buddy. Good morning to you, Sister Buddy. Good morning. Good morning po. Pagpasensya niyo po yung aking boses, no po, dahil talagang medyo talagang pinagpahinga po ako ni Sister Irene. Naririnig niyo po ba ako? Yes po, Sister Buddy. Medyo ano po ang aking pong lalamunan, lalo na po la pagbagong gising ay talagang hindi po talaga halos lumabas, ika nga. Naapektuhan po ito gawa ng aking last operation noong February. Dahil ako po ay natubuhan, kaya parang hindi po maganda yung pagka-insert ng tubo. Pero nevertheless, okay na rin po yun kaysa inilagay ako sa jar after na malagyan ng tubo. Praise God. No po? Anyway, yung boses lang naman po ang naapektuhan po sa akin na at alam ko mababalik din po ito. Good morning mga ka-DM Pod, no? Today is a great day, no? At narapat nga po sa ating buhay, ating pong ginawa na purihin po ang Panginoon, no? Lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen po ba? Amen. Amen. So, palagi nating sa umagang pong ito, real talk lang po tayo. Ayan, hayaan niyo po. Let me share my screen. Yes, yan. Yan, share ko lang po yung aking screen. Pero wala naman tong sound. Pero share ko na rin, just the same. Okay. Okay, yan. Good morning pong muli sa inyo, no? Siyempre, palagi po nating naririnig, no? Yung ang hirap ng mga dalahin natin sa buhay. Ang hirap naman itong problema ko, no? Lagi na lang. Real talk lang po tayo about the burdens we carry. So, ayan po, dito po tayo magpapasimula sa atin pong mga dalahin. Ano po ba yung burdens, no? Burdens, dinagdagan na ng S, no? Dahil hindi naman po isa lang ang ating burden, di po ba? Anyway, tayo pong lahat ay apektado po nito, no? Tayo po, sabi nga po ng life is not easy. No, hindi po talaga madali ang buhay. Sabi ng Job 5:7, yet man is born to trouble as surely as sparks fly upward, no? Dahil po dito sa mundong ginagalawan po natin ay puro talaga kabiguan, no? At puro negative, no? No, at tayo pong lahat ay meron talagang burdens na dinadala, no? Meron po tayong dalahin, may lungkot, trouble, no? Na dumadating po ito sa lahat ng tao, wala pong exempted po dito. Walang pinipili, walang mahirap, walang mayaman, believer ka man or unbeliever. Yung iba mabigat po, no? Pero yung iba itinatago. At maybe, no, isa po sa atin, ang isa kaibigan po natin ay mayroong mga dinadalang ganito. Alam niyo po, nakakalungkot. Last Sunday, early in the morning, no po, meron pong nag-message po sa akin through Messenger, no? Sabi niya, "Sis, kilala mo ba ito?" Sabi niya ganun. So hindi ko po siya kilala, pero common friend po namin. Napaka-weird ng post po niya, no? Pinuntahan ko po siya since ito po ay common friend, naka-access po ako sa kanya. Not all her pictures ay pwede kong ma-access dahil hindi naman po kami personally friend. Pero nakita ko po, ito, meron po siyang pinos na lubid, no? Tapos nakahandusay, no? At talagang nakakalungkot po, no? Nakakalungkot pong isipin. Marahil, at yung mga comment po doon ay, "Sis, kaya mo yan, kakayanin mo yan, kawawa ang mga anak mo," no? At marami po sa atin, no, marami po talaga, no, problemado,
no, problemado, maraming mga negatives, no. Pero alam niyo po ba, ang Biblia po natin ay meron pong encouragement po sa atin today. So, ang sabi po ng Psalms 55:22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Okay ba? Ang galing po ng Panginoon dahil meron po siyang laging nakahandang paalala sa bawat isa po sa atin. Ngayon po, sa umagang ito ay alalahanin po natin. Ano po ba talaga, no? Ano po ba talaga ang mga dalahin ng mga tao? What burdens do people carry? Unang-una po sa atin pong mga tahanan, no? Sa atin pong mga tahanan, we see that sabi nga po natin, no, lagi po nakalagay itong home sweet home. Nakalagay po yan as nakasabit po sa mga walls po natin. At we try to be positive in a way, no? Kung marami man po tayong nailalagay na mga quotation, nakakatuwa po yung mga bahay na may mga quotations, na mayroong mga word of God, no, na nasa mga dingding nila, nakasabit nila, na somehow ay nakakapagpaalala po sa atin ng atin pong pagkuha ng lakas po. Home sweet home. Sweet home nga ba, no? At marahil po ay hindi po ito umaakma, bagamat ito po ay nakasabit po dyan sa atin pong mga dingding. Bakit po? Kasi po, ang pamilyang nakatira po dito, kung maka-agree po kayo sa akin, ha? Kasi po, ako po ay lola na, lola of 12 na, no? Meron pong akong mga limang anak. Sabi nga pong ganun, na-realize ko tama, no? Sabi ganun na... Kasi na-experience ko to eh. Habang bata pa niya, ang mga bata, ang mga anak mo, samantalahin mo na pwede mo silang madala, kung saan mo silang pwede madala. And that time, I was a bagong Kristiyano po ako, way back 1980s. No? Tama nga naman, no? Kahit saan ko hilahin ang mga anak ko, punta kami ng Sunday service sa Aurelio, punta kami ng no? Nahihila ko po yung mga anak ko. No? Kahit siksikan kami sa bus, nadadala ko, walang mga complaints yan, no? Eh, sabi nga po ganun, pero pag nagsilaki na yan, sabi nga ganun, ay, meron na silang bagay, meron na silang pupuntahan na priority nila, na gusto nila, no? Hakapin mo na hanggat kaya mong akapin, halikan, dahil sa mga susunod na panahon, baka iba na ang hinahawakan yan, iba na ang hinahalikan yan. Di po ba? Kasi she will build her own family also. And at home po natin, so yan po, sa pamilya po, paano ba yung mga burdens na daladala natin kung meron pong sakit at karamdaman po sa atin? Yan. Kaya nga po, pwede po bang tawagin na a home is sweet when there is sickness in the family? So, sabi nga pong ganun, sa pamilya, there are things that are broken. There are relationships that are breaking. No, pero, sabi nga pong ganun, broken things can become blessed things if we let God do the mending. Yan po. Yan po yung unang burden po natin. Pangalawa pong burden po sa atin po na dinadala, marahil ito po ay yung atin pong business responsibilities. No, this pandemic brought a lot of heartaches, brought a lot of failures to us, no, mga factory na nag-close, no. Imagine niyo po itong Victoria's Secret, 250 shops po nila ay nag-close down, no, nag-close sila. At marahil sa atin po personally na experience po natin 'yan, kung employed ka man, kung ikaw ay businessman ka man, for sure na apektuhan ka nitong pandemic na to. Kaya ito po ay isang napakabigat na dalahin po sa bawat isa. Excuse me for a while. Isa pong malaking dalahin po ito
no, burden po sa atin, lalo na po sa isang employer or sa isang owner ng company. Imagine niyo po, no, nag-close, no, yung pang ano po nila, ako po mas naahabag, mas nararamdaman ko po yung burden kung ikaw ay isang owner ng company. Bukod sa naalala niya po yung kanyang mga empleyado, bukod na hindi naman niya gustong mawala ng hanap buhay, yun pong mga in-invest niya po, mga in-invest po nila ng mga gadget, mga invest po nila ng mga somehow mga establishmento, no, yung mga talagang nakakaano po, parang talagang mas mapipil po natin yung burden na dinadala nila. Pero napakabuti talaga rin ng Panginoon dahil tayo po, isa po sa ating kapatid ay talagang, marahil hindi lang po si Sister Irene, lahat po, marami po dito na naapektuhan po nitong pandemic na to. At itong business responsibilities na to ay naapekto globally, hindi lamang po sa atin po. No? To, kaya po ito, buong mundo na ang may dala po nito. No? So, at sa pangatlo po, I should say, ito rin po ay burden. Meron din po itong burden na tinatawag sa ministry, no? Sa ministry po natin, sa 2 Corinthians 11:28, it says, "Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches." For all the churches. Yung concern po is that dapat po tayo, churches, as mananampalataya, churches, group of people, na sabi nga pong ganun, yung church, hindi po ito yung building per se. Ito po yung churches, tayo po, na malo po ng mga mananampalataya, ay dapat po ay tumataas po yung level of faith natin. No? Nakikisa tayo sa pagpapahayag, sa propagation ng Word of God. Yung tipong sabi nga, hindi po tayo pabigat sa ministeryo, kundi tayo ay katuwang. No? Dahil po ang ating pastor, ang ating pong mga CMT, ang ating pong mga leaders, tayo po ay nagkaroon po ng may burden po tayo. At lahat po tayong mananampalataya, may burden po tayo. No? Halimbawa, ikaw, bago ka palang nakakilala sa Panginoon, siyempre, nakita mo na yung ganda ng buhay, nakita mo na yung ganda ng meron tayong Diyos, na meron tayong communication, meron tayong tamang relation sa Panginoon. Ika nga kasi, bagamat iba-iba ang ating relihiyon na pinanggalingan, as Brother Eddie says, hindi ito ang makakapagligtas po sa atin. Kahit di umanib ka man anya sa JIL Church, hindi ka pa rin maliligtas hanggat hindi ka nagkakaroon ng tamang relasyon sa atin pong Panginoon. At tayo pong lahat ay may burden dito. Burden po na gusto mo pong makakilala at gusto mo pong sa panahon na ng paghuhukom o sa panahon na ano ay ang iyong pamilya, ang iyong anak, ang iyong asawa, no, ang iyong kapatid, lahat sa iyo, sa buong pamilya ay makakilala sa Panginoon. So burden po 'yan nating pong lahat. So ang pang-apat po na burden po ay yun pong burden with friends. Ito po. Yan. Marahil, ito po ay kung ating nanamnamin at babasahin itong Psalms 55:12-14. If an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe were arising against me, I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend, with whom I was enjoyed sweet fellowship at the house of God as we walk out among the worshipers. No, ito po, burden na po ito. Ang sakit po, di po ba? Ang sakit kapag yung sasaksak pala sa'yo, kaibigan mo pa, di po ba? Parang sabi mo ganun eh, kaibigan mo pa ang magkakanulo sa'yo. Di po ba? Ika nga eh. Pero I believe sa ministry po ng atin pong paglilingkod, no, ay bagamat sabi nga pong ganun eh, sa atin po nakikita po na natin yung mga kaibigan po natin. Sabi nga pong ganun, yung meron po tayong kasabihan din, bad companion corrupts good character. No? Pero sabi nga pong ganun, kung magiging kagaya po tayo, no? Alam niyo po ba, merong conspiracy na naganap, no? Conspiracy sa Bible, sa second
Kings ba yun? Sa 2 Samuel po ba yun? No? 2 Samuel chapter 15, pwede nyo po itong balikan. No po? Alam nyo po dito si Haring David, kaya marahil ito po ay nabanggit po ni Haring David. Eh. Si Haring David po ang nagsulat po nito, "If an enemy were insulting me, I could endure it." Alam nyo po yung istorya ng 2 Samuel chapter 15. Ito po ay nung kanyang anak po ay nais agawin po yung kanyang trono, no po, nais na maghari din po, no, kaya ang ginawa nitong kanyang anak na si Absalom, ano po, kinuha yung kanyang counselor si Ahitophel, no, na nakiayon po siya dito sa kanyang si Absalom, no, na dapat sana eh, sabi ni Haring David eh, ikaw pa akong lalagyan natin ito ng paraprace. Pero don't worry mga ka-DM pad. Alam niyo po ba, maging ang Panginoon ay nakaranas din po ng pagtatraidor, nakaranas din siya ng deny din po ang Panginoon. He was betrayed, no ho? Ano, at kaibigan, marahil ito po ito po ay disipulo pa po niya. No, marahil ito po ay mangyayari at magaganap po dahil meron po itong purpose po sa atin, sa ating buhay. At sa atin pong lima, sabi nga pong ganun, maaring ito po ay yun pong ating physical burdens. No, physically meron po tayong dinadalang kabigatan, no? And 2 Corinthians 12:7, ang sabi dito, "Or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me." So, ibig sabihin po nito, ang si Satanas po, no, ay pwedeng magbigay po siya po talaga totally pwedeng magbigay, pwedeng maghasik ng laging po sa atin because God allows it sometimes. Because, no, dahil sabi nga po ganun ni Apostol Paulo, ayaw niyang maging mayabang, no, ayaw niyang magyabang. Kasi sometimes po sa atin po, ako nga po lagi ko pong minsan inaano ko yung mga kitchen ladies, yung pagbubuhat ng kalderong malalaki pag nagluluto po kami, sabihin ko, "Ay sis, wag kang masyadong mayabang ha. Nung kabataan ko ganyan din ako, ang yabang-yabang ko, magbuhat ng mabibigat. Ato tinan mo, pag nagkaedad na tayo, nauna akong naging matanda sa inyo. So dapat makinig kayo dahil ito po," sabi ko nga pong ganun, ay minsan yung pong pride, yung dahil sa kabataan mo, dahil sa kaliksihan mo, dahil sa mga kawaisan mo, no, meron kang mga sometimes meron kang medyo may konting yabang po yan eh, hindi naman po yabang na ano, pero ngayon po kung meron man po tayong yabang, ito po iyabang po natin para sa Panginoon eh, no. Pero physical burden, sabi physically tayo po ay nagkakaroon ng ganito. Bakit? Sometimes, ito po ay para tayo ay magkaroon po ng paglapit, tamang paglapit po sa ating pong Panginoon. And also, we have this temperamental burdens, no? Nandun po na tayo po ay natatakot, no? Ito po, meron tayong takot. Nakakatakot naman po, no? Dahil sa ngayon, na parang sabi po, nag-war na, merong war sa Ukraine, merong lindol sa Japan, merong pagsabog na naman ng ating volcano, ng ating Taal muling na. So we worry a lot. We worry dahil ang taas ng gasolina, no? Ang taas na niya, no? Kaya nga pa pag minsan nahiya na nga po ako pag inatid po ako nila hanggang door to door, no? Ay talagang pasalamat na lang po tayo sa Panginoon dahil God is good all the time, no po. Although nagwo-worry po tayo talaga, no? Hindi nga ako bumibili ng gasolina eh. Sila nga nagagasolina, ako yung nag-aalala, no? Pero God is really good. So, meron po tayong tinatawag na temperamental burden of depression. So, depression. So, alam niyo po ba, napakaraming tao, once they are depressed, nandun nagiging sakitin, nandun po yung kanilang, kung wala po talaga silang makakausap, they will resort to suicidal.
nagre-resort po sila diyan. No, kaya po mahalaga po na tayo po sa social media po ay bantay po natin. Bantay po natin lang, di lang po yung mga friends po natin na dapat nga po kasi nababasa po natin, no? So nababasa po natin ang mga friends po natin, the way they maglagay ng mga posting nila, no? We should be aware, no? Baka some of them are having depression and despair. So yan po yung mga temperamental burdens na dala-dala po ng kung sino man. Pero alam po natin, ang Diyos ay patuloy na magbibigay po sa atin ng kagaanan po. And ang loss, sabi nga pong ganun, loss, kung may namatay, and bereavement. In John 11:19, alam niyo po ba, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss for their brothers, for of their brother. Nung isang linggo nga po ay meron po kami nga sa group chat namin, meron kaming namatay na kasamahan sa trabaho, no? Sabi nga po, nandun yung mga discussion na natatakot lumabas, ganyan, ganito. Pero I doubt pagka na binigyan ko sila ng verbs. Sabi ko sa Proverbs, binigay ko sa kanila yung verbs ng Proverbs na it is better to go to the house of mourning to the house of feasting. Kasi makikita ko sa mga posting nila, enjoy na enjoy po sila. Enjoy sila mag-swimming sa Okada, enjoy sila magpunta sa ganitong lugar, enjoy na enjoy sila, no? No, I'm referring po sa mga ka-intel ko kasi ka-friends ko sa dati kong company where I have worked with Intel for 10 years then, and until now we have group chats po with our mga friends, ganyan, mga co-intelites, no? Na somehow we have to magkaroon po kami ng reunion. Ang reunion po namin is talagang tinatawag namin Intel Kita Kids, ganyan, mag-aambag-ambagan, magkita-kita, dahil nawala na yung Intel Philippines dito sa Pilipinas, ika nga na ilipat sa Vietnam. Pero sabi ko nga pong ganun, no, I continue to, napakagaan po sa isang nawalan, sa isang namatayan, na merong pupunta po, merong pumupunta para mag-comfort, para tumapik po sa kanila, para mag-ano. Kaya nga po, sabi ko nga ako pag ganyan ay misan, pag nakakita na agad tayo ng black, di po ba, sa mga napapalitan yung mga ano po nila, yung mga ano tawag doon, oh, ganoon, mayroong kandila, no? Nandun agad yung ano mo, naku, ito, yun na naman, nabawasan na naman tayo. And then, meron pong pumapasok sa puso ko at sa isip ko, na-sharean ko ba ito ng Word of God? No, yun agad yung pumapasok po sa akin, no? Kaya mga kapatid, meron po tayong burden na manais po natin na makakilala po ang bawat isa bago dumating yung oras na kukuhanin na po pala yung kakilala natin, yung kaibigan natin. So, nakakatulong po tayo. At number 8 po na dinadala ng tao, sabi nga pong ganun, ay yung disappointments. So, Billy Graham said, sabi po ni Billy Graham, while disappointment and failure aren't identical, they often occur together and both can hold us back from God's best for our lives. No, nung namatay po ang ating Panginoon, nung namatay po siya sa krus, na siya po ay pinako, ang mga disipulo niya po ay na-disappoint po talaga, no? Na-disappoint po sila, no? Nandun po na nagkaroon din po sila ng takot, no? And confusion, no? At na-despair po sila. At marahil, yun din po ay nararamdaman po ng bawat isa po sa atin, no? Hindi lamang po sa mga disappointments, no? Na sometimes sa ating pong mga businesses, sa ating pong mga pakikipag-usap, sa ating pong pag-asa, no? Asa, sumbagay, asa ka pa, no? Kaya kung minsan, parang maging makonsole ka na lang, asa ka pa, o di po ba? Parang gano'n na lang po siya. At sabi po ng John 14:18, huwag ko yung mag-alala mga kapatid, sabi po ng, okay, hindi ko na lang ilagay po dyan. Sabi po ng John 14:18 ay,
I will not leave you as an orphan. I will come to you. So yun po yung paalala ng Panginoon po sa atin. And lastly po, number 9 po is sin. Yan, the heaviest burden of all, no? Kasi sabi ng ganun eh, walang maging perfecto sa atin eh, no? Walang maging perfecto kundi yung atin pong righteousness lang po ng ating Panginoon ang bala po natin eh. Kaya nga po yung lagi nating prayer, Lord, patawarin mo ako sa aking kalabisan, sa aking kakulangan. Kakulangan saan? No, nagkulang ka sa pag-pray. Kalabisan mo na kapag hindi man mo nasabi yung kalabisan eh, na sa isip mo pa lamang nagkaroon na ng battle eh. Sabi nga pong ganun, itong kasalanan, ang pinakamabigat na dalahin po natin. Yun atin pong sabi ng Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from God, from your God. Ito po yung nagpahiwalay po sa atin pong Panginoon. No? Dahil tayo po ay nagiging nagiging judgmental po tayo, no? At nandun pa rin po yung unforgiving spirit natin, unforgiving sin po natin, no? Yung guilty conscience po, yung guilty conscience, no? At yung mga uncontrolled temper po natin, no? Uncontrolled temper. Ako po talaga sometimes biktima po ako nito. Ginagamit talaga po talagang I try to be hangga't maaari maging pasensyoso, hangga't maaari less talk, sabi nga less talk, less mistake na. Siguro kaya nga medyo ganito na yung sa aking lalamunan para wag na ako masyadong masalita, no? Yan. But your iniquities have separated you from from your God. But alam niyo po ba, dito po sa atin pong Isaiah 55, buong talata po nito, ito po ay nagbigay po sa atin ng several not to do list, no? Pwede po natin tong gawin, no? At unang-una, no, ito po yung paalala po sa atin, sabi, never or not to doubt God. Never. Ito po'y talagang di natin ginagawa. Di po ba? Yan po sabi ng verse 1. Sabi ng verse 1, listen to my prayer. Kung makakasabay po kayo sa Bible, open niyo po yan. Sabi po, habang nakikinig po kayo sa akin, sabi, listen to my prayer. O God, do not ignore my plea. No? Madali po kasi tayong magduda eh, no? Pag medyo napatagal lang po yung sagot sa atin sa messenger eh, sometimes eh, naku, ganun, meron na po tayong madali tayong intriga sometimes, no? When troubles come, pag dumating yung trouble, tapos so, feeling natin ano, sa panalangin natin hindi nasagot, feeling natin parang kailayo naman ng Diyos, no? Parang alam niyo po ba, hindi natutulog ang Diyos, sabi ng awit ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Never, hindi po natutulog ang Diyos. At sabi natin, kung isipin natin na parang kailayo ng Diyos, there is no relief in doubting God. And number two po, yung complaining, and okay, wait lang po ah. Complaining. So, complaining and self-pity. Yan. Verse 2 po, sabi ng verse 2, hear me and answer me. My thoughts trouble me and I am distraught. No? Kapag minsan po, nawala na po yung pag-ibig sa mga ginagawa po natin. Like po ito, no? Sa 370, ilan na po ito? 370 plus na itong ano na to, itong ating ginagawa pong DMPad araw-araw. Kung tayo po ay sabi nga pong ganun eh, kapag nawala na po yung pag-ibig sa mga bagay na ginagawa natin at tendency ay mapagod po tayo at mag-complain at nandun na po yung self-pity, no? Gana, parang nang narinig natin to kay Martha. Narinig niyo po ba si Martha nung sinabi niya para praising Lord? Pakisabi naman po kay Mary, tulungan naman ako dito, no? Nakaupo lang siya diyan sa inyo, no? Luke
chapter 10 po ito ha, verse 40 to 42, no, pinaraphrasing ko na lamang po, no. At sabi naman ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, aligaga ka sa maraming bagay, ginawa ni Mary ang tama, ang makinig. So mga kapatid, mga ka-DM pad, ginagawa po natin yung tama, no, ginagawa po natin yung tama hanggang naka 370 plus na tayo, hanggang sa dumating ang Panginoon, hindi po tayo magsasawa, hindi po tayo magko-complain na mahina yung ating internet, naka-close po yung aking ano, pero at least nakikinig ka po sa salita po ng ating pong Panginoon. So kung merong ang number 3 po na to do ay ito po. Sabi po, number 3 is the danger of despair. No, sa verse 4 to 5 sa Psalms 55 din po ito, sabi po, my heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me. Fear and trembling have beset me. Or horror has overwhelmed me. No? Overwhelmed me. So dito po sa verse 4 to 5, no? God, sabi nga pong ganun, kahit po ang ating mag-ano po tayo, maisip po natin yan, no, matakot po tayo, no, ang atin pong Panginoon is our relief, no, is our relief dito lamang po sa atin pong ang salita lamang po ng Diyos ang pwede po nating puntahan at pwede po nating i-meditate upang tayo po ay mailigtas sa terror of death. And number 4 po is the desire to accept. Sa dami po kasi ng burden po natin, ang tendency dito po sa verse 6 to 7, if we read, I said, oh, that I had the wings of a dove. Inom muna po ako. Oh, that I had the wings of a dove, I would fly away and be at rest. I would flee far away and stay in the desert. So, sabi nga po si Haring David, no? Tataka siya. Like, kung meron lang siyang wings of a dove, no? Siya'y tatakas, no? He will flee away. He will stay in the desert. Ano po yung desert? Yung desert seems isolated place po yan, no? Yung parang mag-isa ka lang, no? Mag-inag-iisa ka lang. Nararamdaman niyo rin po ba yan? No? Alam niyo po, sometimes noong ako po ay kwento lang po, nung ako ay nagme-menopausal period, no po, ay sabi nga po ganun eh, parang gusto ko na po nga nandun yung period of depression sa akin, yung magkaroon ka na ng hormonal imbalance, no po. Sabi ko nga pong ganun, ano, parang gusto ko na pong takasan yung buhay. Meron pong mga nakakakita sa akin during those time na sis, sabi niya ganun, bakit parang naglalakad ka sa, ay, wala pa naman pong mga social media noon. Pag nakita kayo ng Sunday or Tuesday or prayer night, Thursday, sabi, sis, nakita kita dyan sa ano, tapat ng munisipyo ng Las Piñas. Naglalakad ka, parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. Sabi niya ganun. So, yung pala yung mga punto ng mga time na yon, no, talagi kang merong kaba, meron kang pangamba, meron kang dalain, no. Somehow dumating po sa period ng buhay ko na sabi ko, gusto ko nang gusto ko nang mag-end, na bakit ganun, bakit born again ako, bakit ang pamilya ko ay ano, bakit yung kapitbahay naman namin hindi born again, bakit ang buong pamilya ko may sakit, bakit ang buong anak ko, no, sunod-sunod yung trangkaso, no, dahil ang trangkaso hindi aalis sa bahay mo yan hanggat hindi kayo natatamaan eh. Samantalang yung kapitbahay ko nagbibingo lang, naririnig mo yung kalimbang ng bingo nila, pagkatapos eh ikaw to lungkot na lungkot ka, no, mine-meditate mo yung word of God, yung Romans 8, madalas ko pong na mine-meditate po yun during those time, no. Pero ko, alam niyo po ang ginawa ko? Tip ko lang po ito ha. Alam niyo po ba yung ginawa ko? Tinawagan ko po si Sister Rose, no? Sister Rose, parang inaanak ko na ba Sister Rose no time? Di pa, friend ko pa lang siya. Sabi niya, oh, sabi ko, Sister Rose, sabi ko ganun, ganito, ganito, ganyan. Gusto ko nang ano, nasa bus po ako noon. Didiretso na ako ng Tagaytay. Sabi ko, paano na ako? Sabi ko, sis, ayoko nang mabuhay. Ganyan, 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 ganyan. So, sa dami kong sinabi, na umiiyak ako. Drama, ganyan, ganyan, ganyan. So, alam niyo po ba, kailangan lang pala natin ng kausap.
kailangan lang pala po natin nang may makikinig sa atin. Sabi niya, hoy, sabi niya, hoy, Sister Buddy, o para kasi parang ano ko rin yun, katema ko rin yun. Hoy, Sister Buddy, nasaan ka? Sabi niya ganun, pupuntahan kita. Sabi niya ganun, tigilan mo yan ha, tigilan mo yung mga iniisip mo ha. Sabi niya ganun sa akin. So ako naman po nadala din. Gusto ko lang pala po may kausap. Pero sabi ko, inisip ko, kasi po, kung di ako nagpaalam kay Sister Rose, ang magiging isip ko, hanapin ako ng lahat ng tao, hanapin ako ng pamilya ko. Eh kung tatalan ako sa bangin, baka ang tagal bago makuha yung bangkay ko. No, sabi ko, naisip ko na lang ganun. Natawa rin ako sa sarili ko after namin mag-usap. Sabi ko, buti na lang nakapagpaalam ako sa'yo. Kung hindi, nako, baka mahirapan sila. No, kasi nahimasmasan ka na eh. Nahimasmasan ka na, no? Nawala na, natanggal na yung mga ano mo, ganyan. Kasi kailangan mo lang palang ilabas yung mga sasabihin mo. Ganyan. Kaya sabi ko, there is no relief in escaping the Lord. There is no relief. Sabi ko ganun. But we have to cope up with God. No? Alalahanin niyo po yung mga kapatiran yung katabi niyo dyan sa picture. Alalahanin niyo po sila. No? May messenger po yan. Pwede niyo pong tawagan. Pwede kayo makipag-message. Or pwede niyo po akong i-message. Sabi niya, Sister Buddy, pag sinabi niyo yung Mickey, mean sa amin po ang Mickey, ibig sabihin po sa amin pong pagtatrabaho, pag nag-post ka ng Mickey, ibig sabihin, you need help. Yun po yung aming password, Mickey. We need help. Yan po. So, sabi niyang gano'n, ano, there is no relief in escaping. Hindi po tayo tatakas. Hindi natin pwedeng talikuran. Kinakan po, hinaharap po yung problema. Yung mga burdens na yan, hinaharap yan. No? At hindi rin po yan tinatamba yan. Dinadaanan lamang po yan. Yan yung mga terminology. Eh, no? At sabi nga pong gano'n, no? Psalms 55, verse 22, ano po ba itong letter C? What are we to do with life's burdens? What are we to do? Ano po ba yung pwede natin gawin? Ang sabi ng Psalms 55:22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous forsaken. So, ito po, no? Okay. 18. Ayan. Accept, unang-una, we have to accept the burden of the Lord, no? Romans 8:28, it says, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who has called according to his purpose, no? God works for the good of those who love him, no? Who have been called according to his purpose. He has permitted things to happen. Ako, ayan. Babalik ako. He has pinapangtulutan ng Diyos mangyari ang mga bagay na yan. No? At sabi nga pong ganun, He has trusted you with it for some very wise and loving purpose po. No? Para tana tiniwala, alam po ng Diyos, no? Alam po ng Diyos, no? Na ang mga bagay na yan. Hindi po ito, it is not fate or bad luck, no? Ito po ay hindi ito yung parang sasabihin nyo, destiny na po nyo to or masamang bad luck po ito, no? Para maaring sasabihin po natin, it came from the devil. Talaga po, galing po ito sa kaaway po natin, pero pinahintulutan po ng atin pong Panginoon. No, nabasa niyo na si Job, di po ba? He's a righteous, upright man. Di po ba sa Job? Pero sabi nga pong ganun eh, wag lang papatayin, no? Ang kondisyon ng Panginoon. Sige, padaanin mo, subukan mo siya. Sabi niya ganun, tingnan ko, hindi ako i-deny niyan. No? Ano po yung dahilan? Bakit tayo nagkakaroon ng ganitong burden? And we have to accept the burden from the Lord. Ang reason po ay to bring us closer to Himself. So, sometimes po kasi, no? At madaling makalimutan ng Diyos.
no, lalo na po kung meron kang pagpapala, no, pero hindi naman po lahat, no, lalo na po kung nagiging islak po tayo, no, at kung ang lahat po ng bagay ay smooth na, no, smooth na, parang ay taken for granted na si Lord, nakuha ko na yung gusto ko, na pagpray na pagfasting ko na, nakuha na, naibigay na ni Lord, pero bakit, no, ang ano dito, sabi nga pong ganun, kailangan pahintulutan na naman mangyari. Bakit? Kasi nakakalimot ka na naman kay Lord. Ang question po, will you accept your burden from the Lord, from the hand of the Lord? Ano po? Why not? No? Kung ito po ay magbadala sa atin, mapalapit po tayo sa ating Panginoon. Mara mapalapit tayo sa Panginoon. Bakit hindi po natin kayang acceptin ang burden na ito? At number two po ay cast the burden upon the Lord. Ang sabi ng Matthew 11:28, very familiar, memorize ng lahat. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. No? Come to me, come of you. No? Binibigay niya sa atin itong mga burden na to. Inaallow niya po ito. No? At sabi nga pong ganun, in our weaknesses, no, para maipakita ang kalakasan ng ating Panginoon, no? At sabi nga pong ganun, ano, because of the sufficiency of his grace, sabi nga pong ganun, we cannot but God can, no? Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Sabi ng 2 Corinthians, sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9 sa Tagalog, ngunit upang hindi ako mayabang sa dami ng kamangha-manghang ng mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayon, hindi ako maging palalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Okay. Will you cast your burden to the Lord? O, tanong po yan, ano? Will you let Him carry it for you? No? Mainam na po yun. Padala na natin sa Panginoon. Dahil mula pa lamang eh, sa pamilya, no? Sa pamilya pa lang, sa tahanan, sa ating mga sarili, sa ating mga kaibigan, sa hanap buhay po natin, nandun na lahat yung kabigatan eh. No? And number three, sabi nga gano'n, no? Leave the burden to the Lord. Yan. Leave the burden with the Lord. He will sustain you. He will never let the righteous fall. Never. Never. So yan po mga kapatid. Sabi nga pong ganun. He will never. Paano na po natin yung responsibilidad sa Panginoon? Ibigay na po natin. Iatang na po natin sa Kanya yung full responsibility. No? Dahil sabi nga, He promised us to sustain and uphold us. And in our conclusion, sabi po sa ating conclusion, Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So mga kapatid, mga ka-DMPad, so do not fear. So ito po yung ating laging memory verse po natin to. So do not fear, dahil sa kasama natin ang Panginoon, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. What a promise of God. No, napakagandang pangako po ng Panginoon. So sa mga kabigatan po na presented po sa atin, no, at lahat po tayo ay nakaka-experience nito, huwag po tayong tamatakot. Kasama natin ang ating pong Panginoon. So with that, to God be the glory. At tayo po ay dadako na po sa atin pong panalangin. Let us pray.
Lord, we just thank you and praise you because you are good. You are wonderful. You are amazing. We cannot do it on our own, O God. Lord, nagpapasalamat po kami dahil ikaw po ang nagpakilala ng iyong sarili sa amin. Ikaw din po ang pumili sa amin, dakilang Diyos. Hindi ka po namin pinili. You insist yourself on us. You died for us on the cross. You redeemed us from the pit, Lord. Pinagaling mo kami sa aming mga sakit at karamdaman. Panginoon, sinuplay mo ang aming mga pangangailangan. Your grace is sufficient for us, O Lord. Salamat dakilang Diyos sapagkat sa mga oras na ito, we have you and we have these friends within us, Lord. We have somebody, we have someone, we have a group like this, O God, Lord, na kung saan, Panginoon, pinagkakaisa mo po ang aming puso, pinagkakaisa mo po ang aming mga isip. That we believe in one God, that we believe that you died and you rose again for our salvation, for our justification, Lord. Kung sa aming mga sarili, Panginoon, wala po kami eh. Wala po kaming kaya, wala po kaming kakayanan, wala po kaming kabutihan, wala po kami ni katiting na kagandahang loob. Subalit ikaw ang nagbago sa buhay po namin. Ikaw ang nagbigay ng pagbabago. Ikaw ang nagbigay ng pagtutuwid sa bawat isa sa amin. Bagamat may kahirapan, bagamat Panginoon, nagkakasala pa rin, subalit nandun ang iyong patuloy at patuloy na biyay at habag para sa isa sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa iyong pagdating na muli, Panginoon, madatnan mo kaming tapat. At ang mga burden na ito, Panginoon, ay patuloy namin mailagak sa iyo, Panginoon. At patuloy kaming umasa na ikaw na nagpasimula ng mabubuting bagay sa aming mga buhay ang siyang tatapos nito hanggang sa iyong muling pagbabalik through our Lord Jesus Christ. Lord, i-bless mo po ang DMPAD na ito. I-bless mo si Sister Irene. I-bless mo po ang bawat isa. I-bless mo po, Panginoon. Hallelujah. Physically, Panginoon. Mentally, with all aspect, O God, Lord. Physically, mentally, hallelujah, financially, and most of all, spiritually, O God. And Lord, we are looking forward na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sasama po sa amin sa laban namin, Panginoon. At marami pong salamat, dakilang Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy naming sasambahin. And we continue to declare, Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over our businesses. Jesus is Lord over our work. Jesus is Lord over our nation, Philippines. And Jesus is Lord all over the world. To you all the glory. In Jesus' name this we pray. Everybody agree and say amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Sis Buddy. Thank you, Sir Buddy. Minsan pa po, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ng ating Lola Buddy. Praise God. Thank you, Lord, ano, sa mga patotoo, mga testimonies, no, na share po ng ating kapatid na si Sister Buddy. Nakaka-bless po, tunay na pagpapala po. Ano, real talk, ika nga, real talk po, no, na tayo rin po ay nakaranas ng mga ganun po. Ano. Salamat sa Panginoon na tayo po ay naririto, nasama-sama, nalagpasan po, ano, at tayo po itinawid ng Panginoon. Kaya akmang-akma po yung devotion natin, yung isa po sa ating devotion, yung Salmo chapter 57. No, sabi po, O Diyos, maawa kayo sa akin dahil sa inyo ako nangangandong. No, every time po tayo po ay may mga nararanasan sa buhay natin, eh, naroroon po ang ating paghingi ng rescue sa Panginoon. No, sabi nga, katulad ng sisiw na sumisilong sa ilalim ng pakpak ng inahing manok, sisilong ako sa iyo hanggang sa wala ng kapahamakan. Tayo po ay sumilong ano sa ating Panginoon, sa kanya po tayo lumapit, sa kanya po tayo humingi ng rescue. Praise God, praise God. Nakita naman po natin ang ating Lola Buddy, 'di ba? Parang hindi nga halatang sa edad niya eh ganyan pa siya kasi alam niyo po ah, ay araw-araw pa pong nasa ano 'yan, nasa trabaho po niya.
At Quezon City pa po madalas ang biyahe po niya, no? Talagang biyaya po ng Panginoon. Walang maintenance, di ba, Sister Buddy? Yan, wala yung maintenance. Talaga naman. At alam po natin na siya po ay masayang-masaya sa paglilingkod po sa Panginoon. Yan. Nasaksihan ko po yan. Ako po ay lubos na napapagpala sa buhay po ng ating kapatid na si Sister Buddy. Praise the Lord! Glory to God! At ngayong umaga, at hindi po natin palalampasin ang araw na ito na hindi po natin babatiin ang ating mga kapatid na nagdidiwang today, nagdiriwang today, at nag-celebrate po last Sunday ng kanilang birthday, si Sister Camille Ladaran, at ngayong araw na ito, si Sister Nelly Robles Tompong. Praise God! Sige po, awitan po natin! Happy birthday to you! Happy birthday, Sister Camille. Binabati natin Sister Camille and Sister Nelly ng happy birthday. Praise God. Napakasaya po ano na Panginoon. No, tuwing dadating ang ating birthday. Sige po, tayo po ay dadako sa ating closing prayer. Isasama natin sa panalangin po ang ating mga kapatid na ngayon po ay nagdiriwang ng kanila pong birthday. Meron po bang gustong sabihin ang ating pong mga birthday celebrators? Ayan, Sister Nelly, bago po tayo mag-closing prayer. Ayan. Good morning to you, Sister Nelly, and happy birthday. Thank you po. Praise God. Busy-busy po. Wala po, baby. Wala po, thank you po kay Lord kasi for another year na binigay protection, blessings araw-araw sa buong family. At thank you rin po sa DMPAD family, kay Sister Irene, kay Sister Trini, tsaka sa lahat po ng mga nagtuturo. Kay Ninang Buddy po ngayong araw. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Darito po ba si Sister Camille? Yes, ayan, po, please. Ayan. Happy birthday po ulit. Birthday po niya ng Sunday. Thank you po. I'm so blessed po. Meron akong church family and DM pod every morning na nagre-remind sa akin na hindi lang physical ang pagmamahal but spiritual as well. Thank you po sa inyong lahat. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ng ating mga kapatid. Tunay na pagpapala ano na ibinigay po ng Lord na ang birthday po nila no this year. Ay, praise the Lord. Sige po, mag-pray na po tayo. Itun po natin ang ating mga kamay no sa screen na kung saan naroroon po si Sister Nelly at si Sister Camila Daran. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Lubos na kagalakan ang nararamdaman namin, Lord, sa mga oras na ito. Lalong-lalo na, Panginoon, sa pagdiriwang po ng mga kaarawan ng aming pong mga minamahal na kapatid sa buhay po ni Sister Nelly, sa buhay po ni Sister Camille, at kasama na rin, Lord, ang lahat po ng nagdiwang ng kaarawan ngayong buwan ng Marso. Maraming salamat sa panibagong regalo mo, Lord, na another year, Panginoon, na ibinigay mo po sa kanila. Lord, patuloy ang panalangin namin, Lord, na makamtan po nila ang desire ng kanilang puso mahabang-mahabang taon, Panginoon. Lord, na patuloy na ang paglilingkod nila ay magiging mas mainit pa, Panginoon. Lord, nais po namin, Panginoon, na magkasama-sama kami, Panginoon, na mapaglingkuran ka hanggang sa iyo muling pagparito, Panginoon, madadatnan mo po, Lord, ang mga anak mo ito na mainit at maalab na nagmamahal na ikaw po'y kanilang pinaglilingkuran.
Salamat po ng marami sa kanilang buhay. I-bless mo po, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa. Maging Lord ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Patuloy, Panginoon, na pagbigkisin mo po ng iyong pag-ibig, aming Panginoong Jesus, na walang gawa at angka ng kaaway sa kanilang buhay, Panginoon, ang makakapenetrate. Kundi ikaw lamang, Panginoon, ang kapangyarihan mo lamang, Panginoon, ang siyang magaganap, ang kalooban mo lamang, Panginoon, ang siyang mapangyayari, Lord, sa kanila pong buhay. Ingatan mo po sila, proteksyonan mo po, Panginoon, ang buong sambahayan, ni Sister Camille, maging po ni Sister Nelly. Maraming marami pong salamat. I-bless mo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Maranasan nila, Panginoon, Lord, ang umaapaw na pagpapala mo para po sa kanilang buong pamilya. Maraming marami pong salamat. Maging sa lahat po ng umaten po ngayon, Lord, na nag-reach po kami ng 40 participants, Panginoon. Maraming maraming salamat, O Diyos, na tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ang siyang nagdadagdag, Panginoon, Lord, na mga a-attend, Lord, dito po sa DM Pod sa bawat araw. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at amin pong hinihiling at inaangkin, Panginoon, sa oras na ito, Lord, ang mga may kahilingan, Panginoon, ng kagalingan. Lord, sa buhay po ni Ninang Mila, sa buhay po ni Sister Cynthia, Lord, we pray and we claim they are already healed by the power of the blood of our Lord Jesus Christ. Lord, wala na pong mga sakit karamdaman na yan sapagkat yan, Panginoon, ay inalis mo na sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming marami pong salamat, Lord. Lord, maging sa buhay po ng bawat isa, batin mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan, mga kahilingan, Lord. At maging Lord sa proteksyon, Panginoon, para po sa buhay ng bawat isa, kasama po ang bawat membro ng aming pamilya ay amin pong hinihiling. I-bless mo po, Lord, ang ginamit mo sa araw na ito sa buhay po ni Sister Buddy Aurelia. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, salamat na meron pong Sister Buddy, Lord, na ginagamit po. Ginagamit mo, Panginoon, sa iyong ubasan, upang ang maraming tao pa, Panginoon, ang makapakinig ng iyong salita. Lord, ikaw ang makita lamang sa kanyang buhay, Lord, at ikaw ang kanyang pararangalan, Panginoon, habang siya'y may hininga. Lord, ibibigay niya ng buong lakas, buong sigla, Panginoon, ang kanyang paglilingkod po sa iyo. I-bless mo po ng lubos ang aming Sister Buddy. Ingatan mo po siya sa kanya pong mga biyahe, sa kanya pong mga inaasikaso, maging ang kanya pong negosyo, Lord, yung kanya pong career, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, ay pinaghuhusayan niya. Lord, bigyan mo po siya ng kaunlaran at higit pang iangat, Panginoon, ang kanyang buhay. Panginoon, Lord, patunayan mo po kay Sister Buddy, Lord, na yung mga prayer request po niya, Panginoon, lahat pong yan, ibibigay mo po sa kanya yan, Panginoon. Maraming marami pong salamat. I-bless mo po ang buong pamilya po ng Aurelia family in the name of Jesus. Maraming marami pong salamat, Lord. Maging sa lahat ng umaten ngayon, Lord, sa buhay po ni Sister Ruby, Sister Joy, Sister Vivian, Sister Lita, Sister Susan, Sister Trini, kay Mars Irene, Sister Maricar, Sister Bads, kay Sister Nelly, kay Sister Cynthia, Sister Cess, Sister Anna, Sister Bing Dequino, Sister Ruby Lacuna. Maging, Lord, sa buhay po ni Sister Nida, pagpalain mo po, O Diyos, ang buhay po ng bawat isa. Lord, maging sa buhay po ni Sister Camille, Sister Badette Victa. Maging, Lord, yung narinito po sa gadget na Oppo A3S. Lord, hallelujah. Continue, God, to bless each and everyone. Maging sa buhay po ni Ninang Mila, Sister Jenny and Berna. Lord, maging kay Sister Abby, kay Sister Lizelle de la Cruz, kay Sister Lenny and Dennis Agustin, kay April Victa, kay Sister MJ, Sister Emmy Pineda, kay Uncle Yoni Gutierrez, Sister Juliet Arienda, Sister Cel Estrella, kay Sister Juliet Ramos, Sister Heidi Ortiz, Sister Jessica Alvero, Sister Tess Mangat. Lord, patuloy, Panginoon, na ang bawat isa, Lord, ay sa inyo po lumalapit at umaasa. Ano man po, Panginoon, ang kahilingan, amin po idinadalangin, Panginoon, at inaangkin ang lahat po ng pagtugon mo, Lord, sa lahat po ng aming mga prayer requests. Maraming marami pong salamat, Lord. Manatili lamang, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming puso. At ito po'y aming maisapamuhay sa bawat araw. Samahan niyo po kami, patnubayan, gabayan, Panginoon, at turuan sa lahat po ng aming pong mga ginagawa sa bawat araw. Hinihiling po namin ang kalakasan
ay aming taglayin, Panginoon, sa maghapong ito, sa maraming gawain, sa mga schedules namin, Panginoon, at sa mga inaasikaso po namin. Maraming marami pong salamat, inaangkin namin ang lahat po ng benepisyo sa krus ng Kalbaryo, ang pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Panginoon, lalong-lalo na sa nalalapit na eleksyon, papalapit ng papalapit, Panginoon, amin pong panalangin ang mapayapang eleksyon. Lord, lalong-lalo na, Panginoon, ang panibagong magiging presidente ng bansang Pilipinas, ito po'y aming idinadalangin, Panginoon, na Lord, mailuklok ang kalooban mo, Panginoon, para po sa bansang ito. Lord, ipuin mo po ang bawat mamamayang Pilipino, buksan mo po ang puso at isipan, Panginoon, na pumili ng nararapat, pumili ng may banal, totoong banal na pagkatakot po sa iyo, Panginoon, higit sa lahat, Lord, yung presidente, Panginoon, na handang isuko, Panginoon, ang kanyang buhay at ang kalooban mo, Panginoon, ay kanyang susundin. Maraming marami pong salamat, O Diyos, at ang iniiwan po namin at deklarasyon, ang walang hanggang pag-ibig mo, aming Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat, ang pagpapala ng aming Panginoong Jesus at ang matamis na pakikipisan at pagsama ng banal na Santong Espiritu sumaamin ngayon bukas at pagpakailanpaman. Ang lahat ng mga tagalangit ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Amen. God bless po sa bawat isa. Thank you, Sister Buddy. Love of the Lord. Pwede po ba tayo picture? Pwede tayo mag-picture, mga kapatid. Yan. Open po natin yung ating camera. Yan. Kahit hindi po araw-araw tayo nag-picture po tayo ngayon. Praise the Lord. Yan po, open po. Thank you, Lord. Hindi po. Smile po tayo. Glory to God. Ayan. 1, 2, 3. Jesus. 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 Isigaw po natin. Jesus. 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 Make Jesus famous. 1, 2, 3. Smile po. 1, 2, 3. Glory to God. Thank you, Lord. Ayan. Maraming maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. See you all again tomorrow. Bye po. Bye, Rin. Thank you po. The Empath family. God bless. Happy birthday again. Birthday. Sister Buddy. Thank you. Thank you, Sister Buddy. Thank you.